So hello guys, ngayong video magre-react tayo sa mga nagpo-post sa ating Facebook group. Ito ang ating Facebook group. So kung hindi pa kayo kasali dito sa aming Facebook group, sumali na kayo dahil gagawa din kami ng content dito. Kung ano yung pinopost ng mga nagpapa-approve ng post dito, so magre-react tayo kada video na kada post nila doon. So simulan na natin ang pagre-react ng ating mga kaibigan na nakasali dito sa ating Facebook group. So simulan na natin to. Tara na, let's go! Kay Teo Roduado, good day po, baka gusto niyo pa ng bagong, gusto ko rin ng bagong ibon, kaso kailangan magtipid. Dati bili ako ng bilin ng mga ibon eh. Kaso ngayon ko lang na napagtanto na kailangan pala mag-ipon kasi malapit na magpasko. Hindi ko alam kung dadating mga ibibigyan pa pala akong ganito pala pag ninong na ano. Ganyan lang naman yung inaanak ko eh. Dalawa? Tatlo? Tatlo lang ata. So medyo ibon na lang regalo ko sa nila, no? Mga inakay, isang piraso. O kaya, oh! Pwede din. Ibon na lang. Tapos alagaan na lang nila. ibon na lang. Hindi na natin kailangan ng pera na ibigay sa kanila. Kasi hindi naman pera ang pagbibigay ng mga ninong. Kailangan yung matutuwa yung bata. Yung bata mismo yung gagamit, yung matutuwa. So, next tayo. Good day po mga idol. Nag-start po mag-itlog ang hen ko. Pagsilip ko ngayon, umaga, isang itlog. Problema niya daw, nakawala yung cock. Oh, maglilimlim pa rin naman. Maglilimlim pa rin naman yung ano mo, yung ibon mo kahit wala yung cock niyan. Basta 'wag mo lang palaging sisilipin yung hen doon sa nest box niya kasi kapag sinisilip mo nang sinisilip 'yan, kung naglilimlim ba, eh hindi mag tatayo nang tatayo yung ano, yung hen. Bali, kung nasa loob yung hen mo, nasa loob ng nest box, hayaan mo lang siya doon. 'Wag mo siyang kakatukin, 'wag mo siyang sisilipin kasi alam niya yung ginagawa niya kung paano niya bubuhayin yung mga inakay niya. So, okay? So, ayun ang sagot natin dyan, Berna sabi no, kung nanonood ka man. Permission to post admin. Bakit may sugal dito? Hindi ako nag-approve ng sugal dito oh. Kasi nagkaroon na tayo ng issue. Hindi dito sa atin, hindi dito sa group natin, sa ibang group. Ano niyo ba yon? Na nadaanan nyo ba yon na nagpapa ganito siya, nagpapa game ba, tapos yung nakapagbayad na lahat daw ng mga nagbayad ng slot biglang nawala, tinakbo yung mga pera, edi sayang. So hindi ako nag-approve ng ganito, kaya aalisin natin yung mga ganito. Kahit sabihin yung legit kayo, iiwas kami sa mga scam. Sorry na. Nag-ano lang kami. Nag-iingat lang. Next. Amir Cyrus Ambat. Bakit po nakaiwala yung naunang egg? Oy. Hindi, ganyan talaga yan kapag mga dumadami ng itlog nila. Dalawa, tatlo, apat, lima. Mayroon talagang nabubukod na mga itlog. Ibig sabihin nun, naghahate yung cock tapos yung hen sa paglilimlim. Kaya kung ganyan yung mga alaga nyo na nagbubukod ng mga itlog, eh wag nyo na silang galawin. Kasi alam nila kung paano maglimlim, naghahati sila sa paglilimlim. Kaya okay lang yan kasi magdadagdag pa sila ng mga itlog. So, ayun. Ay, next suggestion name po sa alaga ko na to. Bigyan nyo daw ng suggestion name yung kanyang kapatil na Lutino. So, kung bibigyan ko yan ng pangalan, ano ba pangalan niya? Wala akong maisip. Pangalan natin siyang Mr. Bean. 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 Bakit Bean? Kasi ayun. Bean ang gusto kong ipangalan sa kanya. Kayo, anong pangalan gusto niyo sa kanya? Next, location Muntinlupa. Back-to-back Yellow Bulls. Cock and Hen. Oh, wala daw issue. Ang gender daw para walang issue. Gusto ko rin kasi bumili dati ng Yellow Bull Lutino, pero tumaas kasi yung presyo.
kaya hindi na bumili. Yung una kong pasok sa pag-iibon, January. Yung mga nakikita kong nagbebenta ng Lutino, ng mga Yellow Bulls. Yung Lutino sa Rizal, nasa 500, 600. Yung Albino, nasa 500 din, 600. Tapos ngayon, biglang tumaas sila. Hindi ko alam kung bakit. Kaya, hindi ko pa alam yung mga ibon-ibon noon dati. Tapos, parang natetempa kong bumili ng mga puting ibon, ng mga dilaw na ibon kasi ang gaganda nila. Kaso wala akong budget noon kasi hindi ko pa tantsado yung ano ko doon yung budget ko noon, yung sa trabaho, sa dito sa bahay, tapos sa ibon, o di ba? Sayang, kung bumili pa ako dati ng ibon na Yellow Bull o kaya Lutino, Albino, White Bull, edi sana marami akong ibon ngayon. Tapos edi malaki din sana ang ano ko. Next, permission to post admin. Salamat admin. So, yung mga nag-YouTube dyan na may mga video tungkol sa mga pag-aalaga ng mga ibon, pwede nyong i-post sa ating Facebook group na ito. Tapos, i-approve agad natin yan. Kasi ayan ay napaka-importante, mahalaga yan para sa mga nag-aalaga ng ibon. Lalo na sa mga baguhan pa lang. Kaya, kapag may nakikita kayong mga nagpo-post ng mga YouTube videos ng mga YouTube link, ay panoorin nyo yan dahil makakatulong yan sa inyo. So, sa mga nag-YouTube dyan, i-post nyo lang sa aming group yung inyong mga video para ma-approve natin yan at matulungan natin yung iba na kung paano mag-alaga ng mga African Lovebirds. So, next, kay Johan David. As lang ilang days bago tanggalin yung infertile na eggs, puro kasi infertile ngayong clutch. Anong magandang bigay na vitamins para mag-fertile? Sa totoo lang, hindi lahat ng ibon ay kailangan ng vitamins para magpa-fertile ng mga itlog. Kapag gusto nyo kasi mag-fertile ang mga itlog ng inyong mga African lovebirds, kahit nagbibigay kayo ng ng vitamins, tapos iniistorbo nyo ng iniistorbo sa pagdilimdim nila, kung binubulabog nyo palagi, maano sila. Tatama rin sila maglimlim at magkakaroon talaga kayo ng infertile na mga itlog. Kaya kung ang mga alaga nyo ay naglilimlim, hayaan nyo na lang sila. Kasi hindi natin madadaan yan sa vitamins. Kasi, nagbibigay nga tayo ng vitamins palagi sa kanila. Pero nagkakaroon pa rin sila ng infertile eggs. Kasi doon yung part na nai-istorbo natin sila, di ba? Kaya wag natin isisisi sa mga vitamins, wag natin masyadong idadaan, iaasa sa mga vitamins na lahat ng itlog nila ay magfer-fertile. Depende yan sa ibon kung gaano sila ka-stress sa mga nangyayari sa kanilang paligid. So, ayun. Ganun lang talaga ang ng mga infertile ng mga itlog. Kaya iwasan na lang natin silang bulabugin kasi sayang eh. Next, dito, kay Incheck o Japanese, hindi ko maintindihan eh. Thank you sa pag-recommend kay Sir sa quality na leg bands. So, kung gusto niyo magpagawa ng mga quality na leg bands, diretso lang sa kanya, okay? Next, kay Marge Dan. Ayun, kagaya ni Boss KS, may napaamo na din, hindi na siya mailap sa akin. So, kung gusto niyo hindi mailap ang inyong ibon, madali lang naman yon, bigyan nyo lang sila ng time na para maglibang-libang sa kanilang kulungan, tapos matipag-banting din kayo sa kanila, yung tipong kakausapin nyo sila kahit magmukha kayong baliw, tapos kulit-kulitin nyo sila, ganun-ganunin, tapos bigyan nyo naman pagkain, basta makipag-banting lang kayo, bigyan nyo sila ng konting oras na mag-ban kayong dalawa, o kaya bigyan nyo silang oras na maglikot-likot sila sa cage nila, ganun lang. Huwag nyo silang i-stressin para lahat ay ng ibon nyo ay nakikita nyo kapag nandoon kayo sa ibunan nyo. So, ayun lang guys ang ating reaction sa ating Facebook group. So, kung gusto nyo pang masama sa ating reaction dito sa ating Facebook group, sa mga video natin dito sa YouTube, ay syempre, sumali na kayo sa aming Facebook group na ito. Ayan, sali lang kayo dyan dahil siguro kapag wala tayong matapik, pwede tayong mag-react dito sa mga Facebook group na to. So, salamat sa mga sumusuporta guys. Mag-shoutout sa tayo. So, shoutout tayo kay Kero Ganzon, kay Gian Diezmos, kay Mark TV Bird and Pigeon Videos, kay Kyle Andre Perez, kay Jasper Lomotos, kay Clement Godwin D. Domingo, kay Belmark Ann,
kay Jazz Minicio, kay Ezo Maka, kay Clark Alegria, kay Raven Caseta, kay Joaquin Enuan, kay Angelo Briones, kay Albert Chino Tolentino, kay Kian Andreiro. Shoutout din kay Kian Andrew Rojas, kay Romel Apostol, kay John Eusebio, kay Jero Dave Bebit, kay Wendell Bagsik, kay John Eusebio ulit, kay John Sen Melendres, kay Lay Cabrera. Shoutout kay Leo Manalili at sa kanyang dalawang pamangkin na si Leklek at si Jayden na malupit na makukulit din. Huwag na kayong makulit. Ha? Then shoutout din kay Mike Monton, kay Dominic Lastra, kay Flor Delisa Palamon, kay Ferdinand Robles, kay Joshua Wage, kay shoutout din kay Jerome John Roscoe, and shoutout kay Sebastian Chris Marot. So kung gusto niyo magpa-shoutout, comment lang kayo sa mga videos namin at isa-shoutout namin kayo kada video namin. So kung may mga katanungan pa po kayo, pwede kayo mag-comment dito at sasagutin namin yan. At pwede rin kayo mag-post sa aming Facebook group dahil magre-react tayo minsan sa ating Facebook group. Okay? So ayun lang guys ngayong video. Salamat sa mga sumusuporta and we'll see you on the next video.